Hoy, 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon. A 20 ng Pebrero 2024, kabilis ng panahon. Sa ulo ng ating mga balita, mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, inaasahan epekto ng Easterlisa. Pinsalang iniwan ng LPA at malawakang pagbaha sa imprastruktura sa Mindanao. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Ang sabi naman ng PAGASA, baka mapaaga daw po ang deklarasyon ng panahon ng tag-init. Resolution of Both Houses No. 7 iniharap na sa Kamara para sa pagratsyada ng Constituent Assembly. Floating barriers ng China sa Baho de Masinloc inalis na. Pastor Kibeloy, sinugpina na ng Kongreso at ng Senado. Ismuggled na sibuyas, ibinibenta sa halagang 25 pesos per kilo lamang online. Chinese national dinukot sa tapat ng kanyang bahay sa Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, mainit na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa epekto ng Easterlisa. Ayon kay Alzar Aurelio ng PAGASA, ang Easterlisa o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang magdadala ng maalinsangang panahon, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sabi po ni Alzar Aurelio, asahan pa din ang maulap na papawirin ng mga isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, epekto naman ng Easterlisa at localized thunderstorms. Sinabi pa ni Aurelio, bagamat fair and good, may chance pa rin naman na makaranas ng pag-ulan dulot ng thunderstorms. Asahan na matapos ang malalamig na panahon sa bansa dulot ng amihan, posibleng hanggang ikalawa o ikatlong linggo na lamang ng Marso ang pag-iral ng amihan. Sa ngayon, sinabi ng PAGASA, umiiral ang Easterly sa mainit na hangin mula sa silangang bahagi ng bansa. Tatagal ito hanggang weekend at posibleng bumalik muli ang amihan sa susunod na linggo bago tuluyang mawala. Mahigit na sa 1.1 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura ng malawakang pagbaha at mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA sa Mindanao. Ayon sa NDRMC, partikular na napuruhan ng kalamidad ang Northern Mindanao, ang Davao Region at ang Caraga. Mahigit sa 200 imprastruktura ang napinsala sa tatlong rehiyon kung saan 134 dito ay nasa Davao Region. Mahigit kalahating bilyong piso naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura, higit 19,000 naman ang apektadong magsasaka sa Davao Region, Caraga at Barm. Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 40,000 na mga family food packs sa mga nasalanta ng low-pressure area at ng shear line sa Davao Region. Ayon kay Social Welfare Spokesperson Romel Lopez, nagsimula ng kunin ng Davao Field Office ang mga family food packs at handa na ito para i-distribute sa mga local government units. Una rito inuutos ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na pagpapadala ng relief aid sa Mindanao dala ng matinding pagbaha at mga pag-ulan sa rehiyon. Sa ngayon, nakapagpadala na ang DSWD Davao Regional Office sa mahigit 145,000 ng mga food at non-food items na kakahalaga ng mahigit sa 230 million pesos para sa mga naapektuhan naman ng shear line sa rehiyon. Iniyak naman ang DSWD na magpapatuloy ang kanilang monitoring sa lugar upang makapagbigay ng anumang tulong na kakailanganin pa ng mga LGU. Sa showbiz, alam ba ninyo yung Eddie Garcia Law ay malapit ng maisabatas?
Dagdag na rin alin mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Dinagsa ng mga taga-showbiz ang Senado kahapon dahil sinuportahan nila ang ipinapasang Eddie Garcia Law, ang Senate Bill No. 2505, an act protecting the welfare of workers in the movie and television industry na inisponsoran ni Senator Jinggoy Estrada. Aprobado na ito sa third reading at pagkatapos nito ay magkakaroon muna ng bicam sa Senado at Kongreso at ipapasa na nila kay Pangulong Bongbong Marcos para may isabatas na. Sobrang tuwa ng mga taga-audiovisual industry dahil ngayon lang daw sila nabigyan ng atensyon na maproteksyonan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa harap at likod ng kamera. Ang nakakatuwa pa raw dahil walang may mga nag-upost, lahat ng mga senador ay umayo na dapat na itong maisabatas. Umaasa sila ngayon na mas matututukan na ang mga nasa film and TV industry kagaya ng bansang South Korea na binibigyang halaga ito ng kanilang gobyerno. Sana ay ganun na rin daw ang mangyayari sa ating bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Gorgie. 409 ang oras sa buong kapuluan. Nagsalang ng sariling resolution of both houses ang Kamara de Representantes para talakayin ang pag-amyenda sa tatlong economic provisions ng 1987 Constitution bilang bahagi ng Constituent Assembly kasamay ng Senado. Ang resolution of both houses ay kahalintulad ng resolution of both houses number 6 na tinatalakay ng Senado na ang layunin ay amyendahan lamang ang economic provisions ng konstitusyon, partikular na ang section 12, 14 at 16 at hindi sakop ang political provisions na pinangangambahan ng mga kritiko at ilang sektor. Ang resolution of both houses number 7 ay iniharap ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at Majority Leader Manix Dalipe bago magsimula ang sesyon kahapon. Ayon kay Gonzales, layunin ang kanilang iniharap na RBH 7 na ipakita ang kanilang suporta sa Senado sa planong economic cha-cha. Paliwanag naman ni Dalipe, malinaw ang kanilang pakay sa paghahain ng Resolution of Both Houses No. 7 na sundan ang ginagawa ng Senado sa paghahain nila ng RBH No. 6 para mapalawak ang diskusyon ng constitutional reforms at gawin ng dalawang chambers sa halip na nagawing dalawang constituent assembly ang dalawang kapulungan. Ito muna, para madagdagan ho yung chance nating magkapera. Umarangkada na muli ang Pagcor Photo Contest 2024. Nagsimula ito ng February 15, kaya tinaanyayahan ng mga amateur at mga professional photographers na ihanda na ang kanilang mga lahok para sa chance ang manalo ng malaking premyo. Ang tema ngayon taon ay Harvest Time. At ito'y naglalayong ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Pagco Chair at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod sa drone, mananatili naman ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera. Yan, ready na nyo yung mga digital camera nyo dyan, ha? At ang mga mobile category, tampok naman ang malitratong kuha mula sa inyong mga mobile devices. Itinaas din ang Pagcor ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos. Dati po, 1.6 million pesos lamang eh. Ang walong mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa. Maayos. Samantalang makatatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ibinabati ng Pagcor ang age requirement ng mga nais lumahok sa 16 na taong gulang. Dati kasi 18 years old lamang ang pwedeng sumali. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha simula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, laundry day ba today? Kunot na o ka ba kapag makapit, madakit at malupit ang mantsa? All you need is pride! Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Best on test sa chocolate, mud and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS.
Aba, edi mamalengke muna tayo. Wala sa eksperto sa paglalaba. Si Noche Kaka, Saris 27. Nasa Pasay City Public Market. Noche, kumusta dyan? Maayong buntag, Kuyang Angel. Ngayong Tuesday morning, ito na yung presyo ng mga ilang bilihin dito sa Pasay City Public Market. Ang talong, Kuyang Angel, na kung mababa, 6 talong, 60 pesos ang kilo. Ang patatas naman, 110 ang kilo. Yung kamatis, 90. Ang sibuyas sa pula, Kuyang Angel, yung local, 80 pesos ang kilo. At ang sibuyas sa puti, 70. Ang repolyo, 50 pesos ang kilo. Kalabasa, 30. Ang sitaw, 70. Ang palaya, 90. At ang sayote, 40 pesos. Isama na rin natin yung carrot sa 80 pesos ang kilo. Yung luya, 100. At ang bawang, yung buo, 120 ang kilo. Ang kalamansi naman, yung malaking size, 80 pesos. Abang ang siling labuyo, nasa 100 na lang ang kilo. Ang bangus naman, Kuyang Angel, yung pangiha, 180 ang kilo. Yung tambakol, 200. Ang pampano, 400 ang kilo. At ang galunggong, 190. Isama na rin natin yung matamabaka, 220 ang kilo. Alumahan, 220. At ang tilapia, 130 ang kilo. Yung karning baboy, Kuyang Angel, yung laman, 300, habang ang liyempo, 340 ang kilo. Isama na rin natin yung manok, 170 ang kilo. Yung baka laman, 440 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang tunay na bilihin ngayon na dito sa Pasay City Public Market ngayong Tuesday morning. Last one na sa Pilipinas, DCRH, ako si Nakikakasin tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche! Wala nang nabanggit si Noche tungkol ho sa Tawilis eh. Pero March pa naman mag-uumpisa ito pong fishing ban para po sa Tawilis. Muli nga pong magsisimula ang taunang fishing ban para sa panghuli ng Tawilis sa Taal Lake ngayon pa lamang pong Marso. Sa abiso ng DNR Calabar Zone, bawal muna ang panghuli, pagtitinta, pagtransport at iba pang transaksyon sa kasagsagan ng close season. Ang layunin po nito para mapanumbalik po ang supply o magandang imbako ng Tawilis dyan po sa Taal Lake. Inikayat ang publiko, huwag tangkilikin ang mga isdang Tawilis na hinuli sa mga ilegal na pamamaraan. Ang pagbabawal sa pangingisda ng Tawilis sa loob ng Taal Lake ay tatagal ng 3 buwan. Para nito, para magkaroon ng pagkakataong dumami pang isda sa Taal Lake. Attention, Bipar, kahapon pa kami tumatawag. Bakit ganun? Parang inutil ngayon yung mga taga-Bipar Malu, ano ha? Hindi ka panahon, katulad ng panahon ni Atty. Asis Perez. Di ba? Ayun, ang hirap huhagulapin. Tawagan mo ng tanghali, hapon. Hindi mo mahagila po itong mga taga-Bipar. Nabibili na ang mga smuggled na imported na sibuyas sa halagang 25 pesos lamang bawat kilo pero online. Ayon ito kay Jason Kenglet, Executive Director ng Samhang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matapos ihayag doong weekend na nasa 28 pesos per kilo na lamang ang farm gate price ng sibuyas. Ayon kay Kenglet, wala nang kinikita ang mga magsasaka sa 28 pesos per kilo dahil ang production cost ay umaabot na ng 30 pesos per kilo. Kaya't hindi rin na niya sila maaaring makipagsabayan sa bentahan ng smuggled na sibuyas sa bagsak na presyo online. Agoy, ginoo ko. Ito ba kayang i-regulate ng Department of Agriculture? Mga manging isdang naharap sa demolisyon sa Orion Bataan na kapag-dialogo naman sa CHR Region 3. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Nakipagdialogo kahapon sa CHR Region 3 ang mga mangisdang naharap sa demolisyon na nakatira sa sityo Kabilang Ilog, Barangay Kapunitan, Orion Bataan. Sa dialogo ay inihayag na mga mangisda ang paglabag umano sa karapatang pagtao, resulta ito ng pagpapatupad ng demolisyon. Sa kasalukuyan ay ipinatutupad ang demolisyon sa bisa ng SC Mandamos on the Rehabilitation of Manila Bay. Ayon sa pangisda Bataan, ginagamit aniya
ang batas ng Mandamus, hindi upang tunay na linisin ang Manila Bay, kundi alisin at linisin ang mga baybay dagat sa mga komunidad ng mangisda. Nagpapatuloy ang paninindigan ng mga mangisda sa kanilang karapatan, sa tirahan at kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ilang karagatan naman sa Western Visayas, isinailalim sa shellfish ban ng BIPAR. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Isinailalim ng shellfish ban ang karagatan ng San Pedro Bay sa Basay Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar dahil sa red tide. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula, mataas ang toksinang red tide sa San Pedro Bay sa Basay Samar at Matarinao Bay sakop sa General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido. Bawal ang pagkuha at pagtransport ng shellfish sa naturang karagatan. Tinanggal naman ang local red tide advisory sa karagatan ng Cangkabato Bay sa Tacloban, Giwan Eastern Samar, Erong Ero Bay sa Balogan City. Samantala, may local red tide advisory naman sa karagatan ng Bilirand Island. Last Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kababalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Ay, maganda umaga sa mga taga-Switzerland kay Alvin Delara. Maganda umaga po sa inyo sa mga suki natin dyan sa Belgium with Love. Sabi ni Mercy Roger. Kabuisit naman niya signal niyo, intermittent dito sa amin sa Amerika. Bagyo, ayos ha. Ay, ayun. Wala tayong magagawa. Ibang lugar naman, maganda. Maganda umaga po sa mga suki natin dyan sa Pangasinan, Masantosya, Kabasanid, sa Kayamin. Uy mga misis, amoy araw ba si Monsho pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Vita Balance Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 3,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, dalawang items po ang ating hinahanap dyan. Mechanical. Mechanical, pero yung isa may tangkay. O yan ha, para mas malinaw ha. Pag binigay ko kasi yung taon ng invention, kuha nyo na kagad eh. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga po kay Ma'am Bing Solis dyan po sa Romblon. Maganda umaga, Pilipinas! Inalis na ng China Coast Guard ang inilagay na floating barrier sa Baho de Masinloc. Kinumpirma ito ni Commander Jay Tariela ng Philippine Coast Guard. Spokesperson ito on West Philippine Sea matapos na makita sa satellite images na wala na ang floating barriers. Ganman, nananatili pa rin ang niyang presensya ng mga barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Inaabangan ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Noong Setyembre ng nakalipas na taon, naglagay din ng nasa 300 metrong haba ng floating barrier ng China sa timog silangang bahaguin ng Baho de Masinloc upang pigilan ang mga mangis ng Pinoy na makapasok sa lugar. Enkwentro sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Maute Group sa Barangay Ramain, sa Munay, Lanao del Norte, nag-iwan ng mga patay sa magkabilang panig. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Jun! Alaykum assalam, Kuyang Angel! Nakaenkwentro ng mga tropa ng 44th Infantry Battalion under 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Tabak Division ang nasa 15 Daulay Islamiyah Maute Fighters sa Barangay Ramain, Munay, Lanao del Norte. Sa kalagitnaan ng enkwentro, sumabak na rin ang 7th Scout Ranger Company ng 3rd Scout Ranger Battalion at naka-engage ang 5 Maute Group na malapit sa kanilang lokasyon. Umabot sa 2:30 oras ang naging palitan ng putok hanggang sa nag-withdraw ang Maute Group sa southeast area ng Barangay
Barangay Ramain. Dahilan na responde na rin bilang blocking force ang 8th Scout Ranger Company. Sa nasabing enkwentro, 6 sa mga sundalo mula sa 44th Infantry Battalion ng 1st Infantry Tabak Division ang nagbuwis ang buhay. At 4 pa ang sugatan habang nagpapatuloy ang pursuit operations sa kabila ng napakakapal na fog sa area. 3 naman sa Maute Group ang napatay at umano'y maraming sugatan at isa sa dead bodies ang na-recover, habang 3 sa kanilang mga gamit na high-powered firearms ang na-recover din. Isang M203 grenade launcher, isang M16 at isang M14 rifle. Nabatid na ang military operation na ito ay may kaugnayan pa rin sa inahabol na grupo ng mga teroristang responsable umano sa MSU Marawi bombing noong December 23, 2023. Labis namang hinahangaan ni First ID, Commander Major General Gabriel Viray III, ang dedikasyon at ang katapangan ng mga sundalong kaharapin ng mga natitirang Dawla Islamiyah Maute Group na ngayon ay nadiskubreng nagkakampo sa kabundukan ng Barangay Ramain, Munay, Lanao del Norte. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran, June! Maganda umaga, Pilipinas! Isinusulong naman ni Senator Bongo ang pagkakaroon ng more inclusive na socio-economic at infrastructure development sa Mindanao. Sinabi ito ng senador sa isinagawang Minda meeting sa Davao City, kung saan sinabi nito ang kanyang pagsuporta sa pagpapalakas ng socio-economic at infrastructure development ng Mindanao. Ayon kay Senator Go, mahalagang papel ng Minda sa pagkakaroon ng sustainable at inclusive development para sa mga residente ng Mindanao. Sinabi pa ni Senator Go, ilan sa mga proyektong kinabibilangan sa mga dapat na iprograma ng Minda, ang Mindanao Development Corridors Joint Planning and Programming Session for Roads, Bridges and Flood Control at ang Comprehensive Mindanao Peace and Development Program. Pinuri din ni Senator Go ang Voluntarismo Project na ang layunin ay buhayin ang Dinagat at Siargao Island at mas palusugin ang turismo at employment sa lugar. Pinuri din ito ang Mindanao Water Supply Program na nagbibigay ng essential water resources na ginagamit para sa malinis na inumin pati ng irigasyon na makatutulong para sa mga remote area residents. Isang miyembro naman ng potensyal na armed group sumuko sa mga kapulis sa Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating makababayan dyan sa Norte, Romy. Kusang loob na sumuko ang isang miyembro ng potensyal na private armed group sa tanggapan ng Buka Municipal Police Station sa lalawigan ng Abra. Matagumpay ang pagsuko nito matapos ang ilang serya ng negosasyon na sinakatuparan ng mga tauhan ng Bukay Municipal Police Station at suporta ng kanyang mga kaanak. Kasama rin sinuko nito ang isang caliber 38 revolver at holster at 6 na bala. Ang dating miyembro ng private armed group ay sumasailalim sa debriefing sa Bukay Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa Abra Provincial Forensic Unit para naman sa ballistic examination. Ang matagumpay niya pagsuko ay bunga ng programang Bagong Pilipinas ng pamahalaan na naglalaing isulong ang higit na maunlad, mapayapa at masiglang pamayanan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Isang Chinese businessman ang nakidnap sa tapat ng sarili niyang bahay sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa Manila Police District, dakong alas 9:50 ng gabi, nandukuti ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang biktimang si Chiu Shangjin, 27 anyos, sa tapat ng kanyang apartment sa Barangay 313, Santa Cruz. Sa kuha ng CCTV, nag-aayos lamang ng kanyang motorsiklo ang biktima nang biglang may humablot na dalawang lalaki at tinakpan ang mukha nito. Inilipat ng kaso sa MPD Anti-Kidnapping Group dahil batay sa report nang hihingi ng ransom ang mga kidnapper. Hindi naman isiniwalat ng MPD kung ilan ang idinimanda ng mga sospeka o ang magkano ang hinihingi ng mga sospek. Ngunit sinabing patuloy pa ang negosasyon sa pagitan ng pamilya at ng kidnapper. Baka kayo po ay may mga importanteng lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon ng pamilya, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics,
hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang magsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga daw kay Senator Lito Lapid. Nadinayo ho ng mga dinagsa ng mga tagahanga niya dyan sa Cavite, ha? Si Senator Tolitz. Binabati ka ng mga suki mong mga blind masur. Ayan, ha? At magandang umaga din po sa ating mga kumadrona. Maganda umaga, Pilipinas! Asik Cecil Mangka Santos, good morning po, ha? Inilabas na ng Senado ang subpoena laban naman sa inaakusahang sex offender at religious leader na si Apollo Quiboloy. Kinumpirma ni Senator Rizzo Intiveros na pirmado na ni Senate President Mick Zubiri ang naturang subpoena. Pwersahan ang pinaharap si Quiboloy sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa Kingdom of Jesus Christ. Sinabi ni Intiveros na nakatanggap na ng mga pagbabanta sa buhay ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na tumistigo naman laban kay Quiboloy. Nagpalabas na rin ang kamera ng subpoena laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Pinatasan ni House Speaker Martin Romualdez si Quiboloy dumalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa March 12. Dinalaan din ng Kamara ang pastor na ipakukulong o isa-cite in contempt kapag hindi muli sumipot sa hearing kaugnay ng umano'y mga paglamag sa prangkisa ng SMNI. Si Quiboloy ang tumatay yung honorary chairman ng nasaming TV network. Quiboloy, naharap nga po sa pag-aresto kung hindi sisipot sa hearing ng Kamara. Detalye mula kay Manang Milky Regulana, Rachel Banamilke. Sakaling patuloy na deadmahin ang subpoenang inilabas ng Kamara, maharap sa pag-aresto si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang subpoena inilabas ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Congressman Gus Tambunting at inaatasan si Quiboloy na dumalo sa hearing ng komite sa March 12. Ito ay kaugnay ng pagkabigo ni Quiboloy na dumalo sa hearing kahit ilang beses nang iniimbitahan ng komite. Ito ay sa panukalang revocation ng prangkisa ng Suara Sub Media Corporation ang nag-ooperate sa business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Inilungsad ng komite ang hearing dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news at umunay red tagging ng dalawang anchors ng SMNI. Sa bintang, gumastos umano ng 1.8 billion pesos si House Speaker Martin Romualdez para sa di umunay travel expenses. Bukod pa dito ang iba't ibang paglabag ng SMNI, kaya gustong marinig ng mga kongresista ang panig ni Quiboloy bilang nagmamay-ari ng SMNI. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga kay Director Joel Valera dyan po sa Mimaropa. Mayor Senator Mendoza, magandang umaga din po dyan sa Talisay. Miyembro ng Philippine Army at kasama nito sugatan sa aksidente sa motorsiklo dahil sa biglang pagtawig ng aso sa Tayog, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy? Kasalukuyang inoobserbahan pa sa paggamutan ng isang aktibong miyembro ng Philippine Army at kasama nito matapos silang maaksidente sa motorsiklo sa bayan ng Tayog dahil sa tumawid na aso. Sa ulat ni Chief of Police Major Anastasio Sibayan, ang mga biktima ay nakilalang si Rolando Cabosura de la Cruz, 54 anyos at residente ng Station District Rosales, Pangasinan, at Jim Paulo Antonio Bukag, 40 anyos aktibong miyembro ng Philippine Army at residente ng Barangay Union, Kawayan
City, Isabela. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang mga biktima na minamaniho ni De La Cruz ang kasibukag at habang binabagtas ang lansangan sa barangay Carriedo ng nasabing bayan, pasado alas 8 ng umaga nang biglang may tumawid na aso sa kalsada. Sinubukan pang iwasan ng mga ito ang aso, subalit tahagit din ito dahilan upang tumilapon ang dalawa na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad silang nadala sa Eastern District Hospital sa nasabing bayan kung saan patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga sa mga taga Mauban, Quezon. Hoy, sa mga suki natin dyan sa Jacksonville, Florida, good morning. Alam ba ninyong tuluyan ang pinalaya ang dating Prime Minister ng Thailand na si Thaksin Shinawatra? Ang 74 anyos na dating Prime Minister ay nagsilbi bilang ng isang taon sa kulungan dahil sa kasong corruption at abuse of power. Si Thaksin Shinawatra ay hinatula ng 8 taon ng pagkakakulong ngunit binawasan ito ng isang taon ng hari ng Thailand na si Maha Bajralong Silongkorn ilang araw mula nang makabalik ito sa kanilang bansa. Binatikos naman ang ilang mamamayan ng Thailand ang pagpapalaya sa dating Prime Minister dahil sa manoy bigat ng kasalanan nito. 2008 na umalis ng Thailand si Thaksin Shinawatra matapos na mapatalsik. Nanatili ito sa London at Dubai para sa kanyang self-exile na nagtagal ng 15 taon. Si Shinawatra ang unang Prime Minister sa kasaysayan ng Thailand na natapos ang buong termino at na-re-elect muli noong 2005. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Thailand. Narindigan naman si Senator Amy Marcos na isiningit lamang ng Kamara sa National Budget ang pondo ng ayuda para sa kapos na angkita program o AKAP ng DSWD na nakakaladkad sa People's Initiative. Ayon kay Senator Amy, ikinabit lamang din ang e-signature ng mga senador nang hindi man lamang ipinakita ang penal na versyon ng budget. Ni minsan anya. Hindi napag-usapan o napagdebatihan ang 26.7 billion pesos na AKAP pondo para sa AKAP dahil bawal umanong makialam ang Senado sa House insertion. Sinabi pa ng Presidential Sister na hindi niya akalain na may kalokohan, kawalang hayaan at panlulokong ginawa sa national budget. Never any mention. Wala yan, walang banggitan. Kaya nga nagugulat pati si Secretary Gatchalian. Hindi ko alam ha, saan galing itong 27 billion na to. No discussion with the Secretary. No discussion between the two houses. Dahil nga, ang sabi ng Kongreso, huwag kayo makikialam. House insertion to, ba't hindi kayo nakikialam? Wala kaming masabi kasi nagulat na lang kami andun sa final edition. Pinirmahan na namin yung final edition not knowing na bilyon-balyon pala ang sinaksak dyan. Napakarami niyan eh. Sa unprogram nga, magugulat ka. Ang lalaki ng halaga. At kami lahat nabigla dito sa amounts na ito. Ito nga yung 27 billion na sinasabi. Marami pa raw nakatago dyan dahil ang total daw niyan is 60 billion sa iba't ibang departamento, sa unprogrammed area at kung saan-saan. Ininutan din ni Senator Marcos na maaaring hindi muna inilabas ng Department of Budget and Management ang pondo ng AKAP. Lalo pat kinikwestiyon at pinagdududahan ngayon ang programa dahil wala pa naman itong implementing rules and regulation. Sa impormasyon ni Senator Amy, humihingi na ng listahan ng Office of the Speaker para sa mga benepisyaryo ng AKAP kung saan ang prioridad umano ay mga LGU at mga distrito na nakakuha ng lagpas 3% na lagda para naman sa Project PI. Nangyayari naman yan, pag may duda tungkol sa project at hindi pa tapos yung IRR, hindi maliwanag kanino ibibigay, ayuda ba talaga yan, AX ba talaga yan, kung namatayan o kung may disaster o may kalamidad. Kung hindi pa maliwanag kung saan patungo yan, pwede naman ang DBM na wag muna i-release. Kasi mismo nga sila nalilito, kanino daw i-release, saan ba yan patungo? Kasi ang labo eh. Eto nga, ang nangyari pa, lumabas lang yung AKAP na yan nung nakatanggap mo yung mga kongresista. Pati ako eh, kasi tagal ko siguro sa Congress, nagpadala yung text ng Office of the Speaker na ipadala na daw yung listahan para sa AKAP sa lalong madaling panahon.
At sabi ko, sino naman yung AKAP? Ano na naman yung AKAP na yan? Ah, parang ayuda yan ang sagot. At bigay na ninyo yung listahan, lalong-lalo na priority daw yung mga LGU at distrito na nakalampas ng 3% sa PI. Para siyang premyo sa mga nagpakitang gila sa PI. Nagsisisi umano si Senator Marcos at iba pang senador na ipinagkatiwala nila ang kanilang e-signature na ginagamit lamang para sa mga kababalaghan sa house insertion. Una nang humirit ang kapatid ni Pangulong BBM ng bukod na investigasyon para matalupan ang bumabalot na kontrobersiya sa AKAP. Posibleng matagalan pa ang pagdinig ng Kongreso laban naman sa mga pulis na sangkot sa ilegal na pag-aresto sa apat na Chinese sa Parañaque City matapos mabigo ang mga opisyal ng Philippine National Police na sumite ang listahan ng mga nasibak na pulis. Paalala ni House Deputy Majority Leader at AXIAS Party Representative Erwin Tulpo sa mga pulis. Congressional inquiry at hindi talk show o press conference ang dinadaluhan ng mga opisyal ng PNP na maaaring withhold ang mga impormasyon. Sinabi naman ni Laguna Representative Dan Fernandez ang chair ng House Committee on Public Order and Safety na siyang dumidinig sa kaso. Gusto sana nilang tapusin ang hearing at palayain ang mga pulis na na-contempt pero wala silang magagawa kundi ituloy ang investigasyon dahil hindi nakikipagtulungan ang mga opisyal ng PNP. Maging ang pagpapakulong sa 8 pulis na na-cite for contempt dahil sa patuloy na pagsusunungaling ay napalawig pa. Una rito nagalit si Antipolo Representative Romy Acob sa PNP dahil sa bigo ang maito na isumite ang request sa kanila ni One Rider Party Representative Bonifacio Busita na isumite ang lahat ng mga pangalan ng mga pulis na na-dismiss dahil sa umiiral daw na Data Privacy Act of 2012. Isang ina naman ang nagpasaklolo sa kapulisan matapos tangayin ang kanyang sanggol ng hindi pa nakikilalang suspect. Detalye na balita mula kay Jun Sotera. Jun? Dumulog sa tanggapan ng San Pedro Police Station ang isang ina matapos tangayin ang kanyang anak na 2 weeks old sa hindi kilalang babae pasado alauna ng hapon February 17, 2024. Ang ina na kilalang si Jessa May Ognio Cumablay, 26 anyos, may asawa, nakatira sa New Lagug, Marilog, Davao City. Ayon sa report ng Police Station 2, habang nasa Centennial Park, San Pedro Street, Davao City, ang inang si Jessa at kalong-kalong ang kanyang sanggol na si Mac Jaiden Cumablay na kadesisyon ang inang si Jessa na bumili ng mineral water sa hindi kalayuan kaya nakiusap siya sa katabi niyang babae na iwan muna sandali ang kanyang anak dahil may bibilin siya. Ngunit ilang minuto lang pagbalik niya, wala nang nasabing babae at ang kanyang anak. Ang nasabing babae, payat ang pangatawan, nakasuot ng maong shirt, sapatos at body bag. Sa ngayon, nanawagan at nagpatulong na rin sa mga media si Police Major Marvin Hugos ag Hepe ng San Pedro Police Station para madaling mahanap ang nawawalang sanggol at kung sino man ang may impormasyon maaaring tumawag lang sa hotline number ng San Pedro PNP 0998-598-7057. Yan ang report mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas. Dagang salamat, John. Ay magandang umaga din kay Congressman Dr. Plato ng Bulacan at kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Sa ating Deputy Court Administrator, Justice Leo Madrazo. Magandang umaga din, ha? May buntag din mo, sir, ha? Tsaka teka nga pala, baka makalimutan ko. Alam ba ninyo na meron pong isang puno na silungan mo lang, ha? Delikado na. Oh. Ang mantinil tree. Mantinil. Pero ang spelling po niyan, M-A-N-C-H-I-N-E-E-L. Parang machinil. Pero ang pronunciation po niyan, mantinil tree. Ito po pala ay talagang napakadelikado. Ano, ha? Kita ho ninyo ang bulakla, ang bunga niyo po, parang ano, ha? Parang hugis apple. Napakadelikado ho niyan dahil kapag nasusunog ho pala ang mga sanga o bahagi po ng mantinil tree, pwede kang magdulot ng injury sa mata. Itinuturing po ang mantinil tree bilang
pinaka-poisonous. Nagtataglay daw po ito ng napakaraming toxins. Attractive po yung bunga nito na apple-like at hinihilalang ito ho ay nakapatay ng maraming Spanish conquistadores. Kasi nakikita daw po yung makikita doon sa mga shipwreck. Ang pag-consume ng naturang prutas ay potentially lethal. Nagdudulot daw po ng burn-like blister at hindi lamang sa bibig kundi paging sa esophagus. Yung dagta nito ha, yung dagta, mala parang gatas ang dagta nito. At saka yung bark, yung pinakabalat ho ng puno, nagtataglay din ng irritating chemical na tinatawag na purbol, which generates strong allergy skin reaction. At kapag umulan, yung raindrops na bumabagsak mula sa dumadaan dun sa puno can collect purbol and burn a person standing underneath. Ganun katindi ano ito ha? Oo. Kahit daw po hawakan lamang ang puno can cause skin blister at saka yung usok nga daw po nito kapag nasusunog e po pwedeng magdulot ng eye injury. Sa mga makikita ho ng planting material po ng mantinil, itanim kaya natin dyan po sa paligid po ng Congress at saka ng Senate. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4. Alas 4:47. Ay mga suki! Baka kayo po ay hindi pa nakakapag-avail itong napakagandang programa po ng Quezon Government para po sa kanilang mga magsasaka. Ha? Tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magsasaka, ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga magniniyog na nating umaasa sa kompra, MSMEs na ho ngayon. Kasi yung mga ilalim ho ng nyugan, tinaniman ho nila ng mga kakao at ang planting materials po nito galing Dabao, hinakot po ni Dr. Helen Tan patungo dyan po sa Quezon. At nung dumami na ho yung kanilang harvest, na-develop na nila ang brand na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na pwede ho ninyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Kung sana ho lahat ng mga LGU ganito ano ha, yung mindset, tulungan ho ang mga magsasaka at mag-level up, hindi lang sa pagiging magsasaka kundi maging entrepreneur. Ayan ha. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga bang magmamahal, magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Pumarangkada na ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Yehey! Sa magkakahiwalay na kalatas. Sa magkakahiwalay na kalatas ng oil companies, tumaas ng 1.60. Ang kada litro ng gasolina, 1.10 naman ang diesel, 1.5 ang kerosene. Una rito, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kakarampot na rollback matapos ang 5 magkakasunod na linggong oil price hike. Ayon naman sa Department of Energy, bunsod ang panibagong oil price adjustment ng kaguluhan sa Lebanese border, tumataas na stockpile ng US at naantalang shipping ng krudo sa Red Sea at Suez Canal. Pero huwag daw tayong mag-alala. Asahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa unang 6 na buwan ng 2024. Matay po sa pagtaya ng mga oil expert, magpapatuloy ang uptrend ng halaga ng krudo dahil maraming factors tulad ng conflict sa Middle East na nakaka-apekto dito. Idinagdag pa rito ang pagbabago ng direksyon at mga ruta ng oil supplier upang makaiwas sa Red Sea at ang supply restraint mula naman sa OPEC+. Samantala, umaasa naman si Energy Secretary Rafael Otilia na humupa na ang geopolitical tension na matinding nakakaapekto sa galaw ng halaga ng krudo sa ating bansa. Kinundi na ni Cotabato Archbishop Emeritus Orlando Quevedo ang isinusulong na panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas na isa umanong kabaliwan. Sa isang column ng Arsobispo sa CBCP News na may petsang February 17, ipinahayag ng obispo na maaari ang kanyang mariing pagtutol sa panukala ni dating Pangulong Digong.
Ayon kay Bishop Quevedo, ang mga nakalipas na pangyayari ay taliwasa sa argumento sa hinihinging kasarinlaan ng rehiyon. Kung ang pangunahing isyo mano ng paghiwalay kaugnay sa pagunlad ng ekonomiya, sinabi ni Quevedo na dapat sana ay tinugunan nito ni Duterte at iba pang opisyal mula sa Mindanao. Ang kawalan o mano ng aksyon ay nagpapakita ng kawalang interes o kabiguan na bigyan pansin ang usapin. Habang ang ekonomiya at politika ang sinasabing dahilan naman ng pagsusulong ng kasalanan sa Mindanao, inihayag ni Quevedo ang buong suporta ni Chief Minister Ahud Ibrahim sa Bangsamoro Transition Authority ang pagpapanatili sa pambansang integridad sa teritoryo at soberenya ng Pilipinas. Malaking bahagi ng mga Pilipinong pabor na muling bumalik ang Pilipinas bilang kasapi ng International Criminal Court ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Octa Research Group. Ang resulta ng survey ay sinapubliko noong February 18 sa ito isinagawa mula December 10 hanggang 14 na nagpapakita rin ang pagtaas ng bilang ng mga pumabor sa pakikipagtulungan ng pamahalaan sa isinasagawang investigasyon ng ICC kaugnay ng war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ang resulta ng Octa Research ay katulad din ng resulta ng survey ng social weather stations kung saan dumarami rin ang sumusuporta sa pagsasagawa ng investigasyon ng ICC. Inuri naman ni Senator Go ang pagsasabatas ng Republic Act 11978 na nagtatatag ng College of Medicine sa Don Mariano Marcos Memorial University o Memorial State University, yung South La Union Campus. Si Go ang chair ng Senate Committee on Health at co-sponsor ng nasabing panukala. Ang nasabing batas ay magbibigay daan para sa pagkilala sa Doctor of Medicine Program kasama ang Integrated Liberal Arts at Medicine Program na idinisenyo upang linangin ang isang bagong henerasyon ng mga medical professionals sa bansa. Ayon kay Senator Go, suportado niya ang bagong batas na sa kasabay ng pagbibigay diin sa potensyal na kontribusyon nito sa medical workers at pagpapabuti ng pangangalagang pangkalusugan sa buong rehiyon at sa buong bansa. Apila naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Governance Commission for GOCC para panatilihin ang benepisyo ng kanilang empleyado sa ilalim ng bagong salary scheme. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, maghahain sila ng motion for reconsideration sa GCG. Sinabi ni Chairman Tenco na bagamat tumaas ang basic salaries ng kanilang mga empleyado sa ilalim ng compensation and position classification system, itinigil naman ang ilang benepisyo at mga insentibo sa bagong sistema. Kabilang si apila ni Chairman Tenco ang pagbabalik ng meal allowance, healthcare program, relocation expenses for transferred employees at ang moral and welfare activities. Naniniwala ang liderato ni Chairman Tenco na pinakamahalagang asset ng PAGCOR ang human resource o mga empleyado nito para mapanatiling competent ang workforce. Idiniin pa ng PAGCOR Chair na bilang isa sa pinakamalaking revenue earner at contributor sa gobyerno, kailangang i-optimize ang engagement ng mga empleyado upang maabot o kay malagpasan pa ang kanilang target. Iginita man ni House Deputy Speaker at Isabella Congressman Antonio Tony Petalbano na walang tinatarget na individual o institusyon ang araw-araw na press briefing ng Kamara de Representantes. Ayon kay Albano, ang araw-araw na press briefing ay pinaplano. Actually, nagsimula pa dito noong June 2022 para maipalam sa publiko kung ano natapos at na mga ginagawang panukala ng Kamara. Nais naman ng Kamara na ipalam sa publiko kung gaano kasipag ang kanilang mga inihalal na kongresista. Sinabi pa ni Albano, maaari rin gamitin ang press briefing upang ipagtanggol ang Kamara laban sa mga pag-atake. Aprobado na sa Senado sa ikatlo at final na pagbasa ang panukalang taas sa sahod na 100 piso para sa mga magagawa ng pribadong sektor. 20 pumabor na mga senador, walang kumontra, wala ring abstention sa pagpasa ng Senate Bill 2534. Ayon kay Senator Chiz Escudero, hindi sa klaw ng panukala ang mga establishmentong may mababa sa 10 empleyado, may kapital na 3 milyon pababa at rehistrado sa ilalim ng Barangay Microbusiness Enterprise Act. Sinabi pa ng mga senador, magandang simula ang aumento para sa pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga manggagawa, lalo't 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 55 makalipas ang alas 4. Umaga, Pilipinas. Chairman Wick Biloso ng GSIS, magandang umaga po sa inyo. Kamusta na po kayo, ha? Ayuhu, may nag-uulta bayo. Para pagkagising ho ninyo, tingin ho ninyo sa salamin. Ang pogi-pogi nyo, ha? Kasi maganda po ang inyong mood. Para magkaroon ng magandang mood, dapat maganda po ang ating gising. Yan, ha? Ibang pagharap mo ng salamin, eh, talagang kondisyon na kondisyon ka. Uy, ang cute ko ngayon. Sabay sagot ng salamin, dati pa. Ayan. Ang ultamayo po ang kauna-una ng postbiotic food supplement na ang layunin po ay matulungan tayong ma-achieve ang magandang tulog. Ano yun? Talagang tulog na malalim. Ano yun? Talagang umaabot tayo dun sa stage level 4, stage 4 ng tulog. Ayan, ha? Tapos pagka kasi nakatutulog po tayo na maganda, na-activate po niya ng ating brain yung paglalabas po ng mga toxin sa ating katawan. Ayan. Kaya nalalabanan po natin ang iba't ibang mga karamdaman, ano? Dahil tumataas ang ating immune system. Rekomendando po ito ng mga doktor. Ito po ay rehistrado rin sa Food and Drug Administration. Tandaan lamang po natin, ha, ang ultamayo po ay isa pong food supplement. Na hindi po, wala po itong therapeutic claim. Ayan. Pero po sa inyo pong mga karagdagang pang impormasyon sa mga katanungan po ninyo, mag-text po kayo tungkol sa mga health questions po ninyo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha, 0917-110-6580. May naka-standby po dyang mga health experts. Ayan. Available po ang ultamayo Bayo, sa Lazada, Chappi. Available din po sa Mercury, sa Mesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at CuraMed. Sa tandaan ho natin, sa panahon ho ng stressful na buhay, kinakailangan po natin ng matinding kaagapay. Yan po naman ang Ulta Bayo. Ala, sige. Para maganda ho ang gising ho natin, magandang tulog, mag-ultamayo tayo. Pero alamin muna natin na magiging lagi ng panahon mula kay Obet Badrina mula sa PAGASA. Ka-Obet, good morning! Good morning po, Sir Angel. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig natin. Easter this ang nakaka-apekto, partikular na sila ng bahagi ng bansa. Asahan natin ngayong araw, malaki yung chance ho ng mga pag-ulan. Excuse me po, partikular na dito sa may bahagi ng Caraga at Southern Leyte. Asahan po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidat, pagkulog na kung minsan po maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pag-uunang lupa. Kaya iba yung pag-iingat po na ito ay dulot nga rin ng Easter Day. Sabang yung nalalabing bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng generally fair weather, although may chance pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Medyo mainit at tanghali din ho mararanasan sa araw na ito, lalo na't hindi umiiral ngayon ang northeast monsoon o Amihan. Inaasahan ho natin basta datos natin maaaring bumalik yung bugso ng Amihan by the end of the week or sa weekend ho, or early next week. Yung agwat ng temperaturang mararanasan dito sa Kamaynilaan nasa 23 to 33 degrees Celsius, sa Cebu naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na gale warning ngayon. Banay, dagas sa katamtaman ang pag-alo na karagatan ang mararanasan sa ating kapuluan. Yan po, Sir Angel. Kaobet? Yes po, Sir Angel. Maaga daw kayo magdi-declare ng ano, ng ano tawag dito? Ng termination po. O, pagpasok. O, pagpasok ng tag-init. Opo. Normally kasi po, base sa mga datos natin, at least, hindi pa po this month, no? Pero normally po, second or third week of March natatapos po yung Amihan. Ah, so third weeks talaga. Ah, so anong projected natin? First week papasok na? Matatapos po yung Amihan. Sa ngayon po, nasa second to third week pa rin ho. Kasi na-expect ko natin baka ngayong weekend or next week may Amihan ulit. Ah, babalik? Oho, opo. Oh, kasi bagay, malamig pa sa China eh. Yes, oho, oho. No, yung Siberian wind, yun po kasi nagdadala ng Amihan. Nandiyan pa rin naman ho. Okay, sige. Maraming salamat, Kaobet. Maraming salamat po. Si Kaobet Madrina mula sa PAGASA. Ayan, at huwag natin kalimutan, kaya maganda o hindi ang panahon, kinakailangan lagi tayong nakaredy, lagi tayong may pananggalang laban po sa mga sakit at mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede natin pagbilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay rin po yan.
sa ating pong mga household at mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Ayan ha. Yun naman mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DGRA chabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ang sabi naman ni Malu Cabral, kung kayo po ay namumroblema tungkol ho sa mga flooded areas, kaya hindi nyo yung kanyang anak. Bumili ho ng bahay dyan po sa mga proyekto po ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalakat, si Vera Bacolor at Samira. Si Vera Mabalakat yung anak mo, Malu. No? Ayan, wala daw ho silang baha doon dahil mataas ho yung dinibelo po talaga. Tinambakan ho yung lugar para tumaas, no? At hindi madali ho basta-basta ng pagbaha. Ayan, ha? Kung ngayon ho kayo bibili, ha? Nananatili po sa 20,000 pesos only down payment. Pinakamura na po ito na ready for occupancy with easiest term, 5% down payment lamang pwede pang gives. Ayan, ha? Makipag-ugnayin po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 3-4-2 sa anumang Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Pwede kayong punta ng Japan o hayo gusaymas. Sa ating masuki ho dyan sa Japan, pwede ninyong dalawin ang inyong mga mahal sa buhay sa Thailand, sa Taiwan, sa Hong Kong at sa iba pang mga lugar kung saan tatama ang inyong dart. Ayan. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan. Ha? 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Approval sa third at final reading ng 100 peso legislated wage hike, ipinagmalaki ng mga senador. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasarich 28. Raymond, good morning! Nagkakaisa ang mga senador sa pagsasabing regalo nila sa mga manggagawa sa pribadong sektor ang 100 peso legislated wage increase. Ito matapos nila itong aprobahan sa third and final reading. Ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., matagal na nito dapat na ibigay sa ating mga manggagawa. Bahagi mo nito ng kanilang pagtupad sa pangakong bibigyan ng disenteng sahod at uri ng pamumuhay ang ating mga manggagawa. Para naman sa nag-sponsor ng panukala na si Senador Jingwe Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Labor, pakikinabangan ng 4.2 million workers ang kanilang panukala. Patunay ito na tumutugon ang sinalo sa pangailangan ng ating mga kababayan. Kinastigo naman ni Senador Francis Chis Escudero ang mga leader ng mga employers group na nagbabala sa masamang epekto ng taas sahod. Ayon kay Escudero, napakarami ng benepisyo ang ibinigay ng gobyerno sa mga negosyante, gaya ng pagbaba ng corporate income tax. Ngayon naman ay dapat bigyan ng benepisyo ang mga manggagawa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Antabayanan po ninyo at sinisikap nating mga kaugnayan ngayong umaga si PNP Chief Benji Acorda. Marami hong general, tumatawag na ho kami ha. Samantala, kung ang bilang ng panukala na hinihiling ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na aprobahan kaagad ang pagbabatayan, napag-iwanan na sa kangkungan ang Senado kung ikukumpara sa mga natapos ng Kamara de Representantes. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manix Dalipe, natapos ng Kamara ang 54 sa 57 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ang performance rating nito ay katumbas ng 94.7%. Ang Senado naman, 18 lamang sa 57 LEDAC priority measures ang natapos o 31.6% performance rating. Sinabi ni Dalipe na ang tatlong nalalabing prioridad ng LEDAC na hindi pa natatapos ng Kamara ay ang panukalang amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act. Pero ito ay nasa deliberasyon ng Technical Working Group, Budget Modernization Bill at National Defense Act na kapwa nasa committee level na.
Ang inihayang resolusyon of both houses number 7 ng Kamara de Representantes sa manon tutulok sa espekulasyon na aamyentahan pati ang mga political provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Smarvers, ang malinaw na nakasaad sa RBH number 7 ay economic provisions lamang ng konstitusyon ang aamyendahan. Katulad din naman ito ng RBH number 7 sa resolution of both houses number 6 na tinatalakay ng Senado, kaya't sigurado na walang matatalakay na political provisions dito gaya ng alinlangan ng ilang individual. Sinabi naman ni Camarena Sur Representative L. Ray Villafuerte, sa pagtalakay ng RBH number 7, nais nilang matanong ang mga tutol sa charter reform. Itinanggi naman ni Isabela Representative Tony Petalbano na minamadali ng Kamara ang pag-aproba sa RBH number 7 at ang sinasabi ilan sa Kongreso o sinabi na ilang Kongreso, ilang beses na ho itong napag-usapan ng mga kongresista. Nailigtas ng Philippine Navy ang 6 katao na sakay ng isang motorbangka na tumaob sa karagatan ng Pangutaran Island sa Sulu. Ayon kay Naval Forces Western Mindanao Commander Rear Admiral Don Anthony Miraflor, bumibiyahe ang MV Lorena na mula Mapon, Tawi-Tawi patungo ng Zamboanga City nang tumaob ito dahil sa lakas ng alon. Sa tulong ng isang Panama Plug bulk carrier na MV Navios Lumen, bumabaybay ito sa lugar. Agad na natulungan ang 6 na sakay ng makitang palutang lupang 38 miles sa kanluran ng Pangontaran Island. Matapos ito, agad na pumunta matauhan ng Naval Task Force 61 ng Philippine Navy. Inilipat ang mga pasahero upang maihatid ito pauwi sa kanilang bahay. Si dating LTFRB Chair at Secretary General po ito ngayon ng Partido Federal ng Pilipinas, Tom Lanchon, kasama na natin. General, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Ay, magandang umaga sa iyo, kasama ang gilot. Mabuhay po kayo. Eh, kayong mabuhay dahil kayo ipinarangalan ang PMA dito sa katatapos na alumni homecoming. Ayan, ha? Lifetime Achievement Awardee. Ilan ho ba yung binibigyan na ganyang pagkilala? Eh, ito ay dumadaan sa proseso po yan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Ano? Mm-hmm. At tinitignan ang inyong nagawang mga servisyo sa graduate nyo sa PMA at tinitignan ang inyong nagawa para sa ating bansa. More than 50 years ang requirement po dyan. Ah, ganun? Oo, 50 years. Oh. Eh, 55 na ako siya pag nagsisabi sa pamahalaan ngayon. Walang kapaguran. Walang kapaguran pag sa servisyo. Ayan, ha? Tama po siya. Alam mo ninyo, pagka pinarangalan ka kasi ng Lifetime Achievement Award para magsinasabing naabot na nyo yung rurok. Ano yan? Suko na kayo hanggang dyan, ha? Wala na, tap-tapo. Hindi. Ang dami pang paghamon sa inyo sa Partido Federal ng Pilipinas. Matuloy-tuloy pa rin. Magpapasalamat sa may kapag. Binigyan tayo ng lakas at sigla pa rin upang maglingkod sa ating bayan. Lalo na ngayon at marami tayong sinusuong ng mga pagsubok upang mapanatili ang ating pagkakaisa, kaunlaran sa bagong Pilipinas. Doon sa ano, talumpati ni Senator Mig Subira, ang sinasabi niya dapat panatilihin natin ang yung sinumpaang tungkulin ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na proteksyonan ang konstitusyon. At hindi lamang yun, konstitusyon, kundi ang ating sinatawag nating loyalty sa ating Commander-in-Chief. Oo. Bakit may ganung mensahe? Under the sa ating sinumpaan, kailangan, di ba, binigyan natin ng halaga ang ating panunungkulan, papaghalaga ng under the chain of command, ang Commander-in-Chief. Ganun po yun. Yan po ay nasad naman sa ating konstitusyon. Ba't ganun ang tema ng talumpati ni Senator Subiri? Si Senator Subiri naman po ay siya po ay honorary member ng class 74 ng Philippine Military Academy. So, kumbaga sa ano, paalala. Paalala lang yung sinabi niya yun. So, member na po siya ng PMA class 74. Pero parang paunti yata ng paunti yung alumni na umaakyat.
Eh, ganun ho po. Yung mga later classes from, halimbawa, from 1971, marami pa sila eh. Mm-hmm. 71 up to ito, hanggang sa class of 2023, eh, maraming dumadalo po niya. Ngunit yung mga kami, senior na. Eh, mga senior, medyo paunti-paunti na. Nagsimula kami sa PMA nung kami graduate, 42 out of 105, ano po? Uh-huh. Eh ngayon, natitira na lang eh 20. Okay, so ilan ang dumalo? Ilan ang dumalo na sa class nyo? Lima. Ay? Ah, lima kami. Lamang pa pala ang class 80 kasi ang mapitagan, meron pang ano eh. Meron pang anim. opo. Eh, ganun po yun. Pero yun po eh, 55 years na po kami sa after graduation sa academy. Ano po? Uh-oh. At ang pinapanggalan din po yan, binibigyan ng halaga yung mga post-class kagaya po itong 1974 po ngayon kung nagtaka yung Golden Jubilee yan sa binatawag yung 50 years na yung servisyo. Oh, yan. Okay, dito na muna tayo sa mainit na politika. mainit ho kasi ngayon ang ano eh, mainit ho ang Senado at ang nagpapaligsahan yata eh dahil nga po dito sa Chacha pagkatapos nabunyag pa na meron hong mga insertion na ginagamit sa ano. Ano bang anong guidelines ho ng Pangulo bilang chairman ho ninyo dito ho sa Partido Federal ng Pilipinas? Yun ang po ay dahil sa kanilang pag-uusap ano po ang bawat hanay ng Kongreso at ng Senado bangat bagamat merong konting hindi pagkakaunawaan sa tinatawag nating pagsusuk sa Constitution eh ang tagubilin naman natin mga Pangulo eh pagsusuk lamang ito sa economic provisions ng Constitution. Doon lang po yun. Uh-oh. At yun naman ay maliwanag na ay paliwanag doon sa pangunguna pa ng House Leadership kay Speaker Romualdez at kay kaibigan natin si Senator Mick Zubiri ng Senado. Siya naman ang Senate President. Kaya at, yun namin sa anay naman ng Partido Federal, yun namin sinusundan dahil yun siya naman ang aming National Chairman. Yung pagsusog, ay nandun lang po sa Constituent sa Assembly. Sa Economic Provisions. Ano? Economic Provisions. Yun naman ang pag-usapan namin din ni Congressman Rufus Rodriguez eh. Uh-huh. Nung kami nagkita sa bagong Pilipinas na rally, ito talaga matutuo ng pansin. Okay. So yun din ang magiging direksyon ng buong Partido Federal? Tama po yun. Uh-huh. At yun po ating binibigyan ng ginag pansin. Okay. Sige. Anyway, again, congratulations General Tom ha. At believe din ho ako sa inyo, ang tindi ng pangangampanya ninyo nagnaang eleksyon pero talagang ayaw niyong humawak ng pwesto sa gobyerno, ano ha? Hindi dahil sa gusto niyong magretiro, kundi para nasa behind the scene ho kayo. Kumbaga sa ano eh, tagabaston. Ayan, Opo, maraming salamat sa tulong din ng inyong impilan. DJ Rich at mabuhay po. Congratulations, ha? Maraming salamat. Si General Tom Lanchon, kinilala bilang Lifetime Achievement Awardee ng Philippine Alumni Association. Maganda umaga, Pilipinas! Tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino, patuloy na binibigyan ng diin ng gobyerno. Ayon naman sa Malacanang, detalye ng balita mula kay Pamela Adriano mula sa RHTV PAM. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Marcos administration sa mga magsasakang apektado ng El Nino, lalo na sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, gayon din sa iba pang rehiyon. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesman Joey Villarama. Ayon sa kanya, halos 4,000 magsasakang apektado ng matinding tagduyot sa mga nabanggit na rehiyon. Gayon pa ni Villarama, kumikilos ang Task Force El Nino at mga principal agency na katuwang nito, kabilang ang Department of National Defense, Department of Agriculture at National Economic and Development Authority para masigurong nabibigyan ng sapat na tulong ang mga apektadong lugar. There is an ongoing repair of irrigation canals para mas efficient yung pag-supply ng water. And then meron ding inputs and implements. In terms of
seedlings, nagbibigay din po, or seeds rather, nagbibigay din po ang DA, and there's social protection and alternative means of livelihood doon po sa nasa lanta o naapektuhan talaga. Binigyan din ni Villarama na whole of government approach ang magiging estratehiya pa rin ng administrasyon pagdating sa banta ng El Nino. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Pam. Oras mo na sa buong kapuluan. 18 minuto na makalipas ang alas 5 umaga. Champion, gawang peer. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating pampremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng Deezer H. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, sabayan ho natin ang paghigop ng masarap na tsokolate. Ang ating breakfast. Meron din pong pwedeng lutuing tangerine chocolate, ano ha. Masarap yung ating tsokolate sa umaga. Bukod ho doon sa mga available na mga ready to eat, meron din ho silang pwedeng lutuin. I-check po ninyo sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa Laluigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa lamang sa kompra, mga MSMEs na. Yan ha. Dahil yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan, dinala ho sa Laluigan ng Quezon. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon meron ho silang magandang dekalidad na brand ng tsokolate. Pang world class ang katapat niya na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang iba't ibang mga variants pwede po ninyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng panibagong Joint Air Patrol sa West Philippine Sea. Detali na balita mula kay Ednyel Parosa, RH52. Ednyel. Magandang umaga, Kuya Angel. Nagsagawa nga ng panibagong sabayang paglipad sa impapawid ang mga asset ng Pilipinas at Amerika bilang bahagi ng ikatlong maritime cooperative activity ng magkaalyadong militar. Ayon sa Air Forces of the Philippines, nagpatrolya ang mga air asset ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Force sa West of Philippine Sea kahapon. Partikular na isinabak ng Philippine Air Force Combined Air Activity kung tawagin ay ang FA-50s nito, kasama ang B-52H bomber aircraft ng Estados Unidos. Pinaybay ng mga sakyang pangipapawid ang pinagagawang teritoryo mula sa Baykanluran ng Ilocos Sur hanggang sa katubigang sakop ng Mindoro Strait. Sa isang payat, sinabi ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sersos Trinidad, kapag papakita ito ng commitment ng dalawang puwersa sa interoperability ng kanilang mga militar para maigiit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pinalalakas din naman ng Joint Air Patrol ang kapabilidad ng AFP na magbantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una nang isinagawa ang joint sales naman ng Navy ng dalawang bansa nitong Pebrero 9 bilang bahagi ng ikatlong sabayang paglalayag o maritime cooperative activity sa tensyonadong teritoryo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Adiel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Adiel. Maganda umaga po sa mga taga-Porac, Pampanga, Mayapaba, Kikayungan. Hoy, magandang umaga din po kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, good morning. Arestado ng National Bureau of Investigation ng isang Pinay matapos na mang-scam ito ng isang Swiss businessman. Sinabi ng suspect sa biktima na nagtatrabaho ito sa Bureau of Customs at nag-aalok na tutulungan umano na ayusin ang maling delivery ng kargamento patungong Pilipinas na nanggaling ng Afrika. Ang kargamento ay naglalaban ng 47 kilos ng ginto
at 25 na piraso ng diamante na iatid sana sa Dubai. Ngunit nagkaroon ng aberya sa delivery nito at ngayon ay nasa Kenya. Ayon naman sa biktima, nakatanggap siya ng email kung saan hiling na pumunta ito ng Pilipinas at makipagkita sa isang African national na tutulong na ayusin daw ang dokumento. Hiniling ng African na magbayad ng $5,600 o nasa ₱300,000 at itinuro ang businessman sa Pinay na siya daw pong tatanggap ng pera. Higit sa $100,000 o higit sa $5 million ang nailabas ng pera ng biktima. Nahaharap ang suspect sa kasong extortion at usurpation of authority habang pinaghahanap naman ng autoridad ang kasabwat nitong African. Eh, Afrikano ba talaga? Baka naman yun. Naku, ingat mo kayo. Ang dami mong mga scammers online. Lalong-lalo na ho yung mga ano to. Ang tinatarget po naman ay mga matronic. Yung mga medyo may mga edad na hong mga kababaihan, nililigawan, ano ha? Siyempre, piling naman hunong nililigawan kasi nga medyo may edad na, ano ha? May asim pang ako, ha? Tapos ipapadalang picture, picture ng mga kilalang mga artista o kahit mga picture ho ng mga foreigner na puging andating, ano? Yun, ha? Huwag kayong magpapadala ng picture ni Angelo. Baka mamaya, may basura lalo. Hindi kayo mapansin. Ayun. Tapos hihinga na ng kung ano-ano, huhut-hutan na. Ang dami ho ganun. Oh, may kaibigan nga ako eh. Sabi sa akin, pambira na kasi si nanay eh. Kung kailang tumanda, saka naging hindi, kinilig. Kaya naman o. Ayoko sabihing malembong eh. Ano ba? Ko pa nasabi. Saka daw ho kinikilig. Yan. Malay ho ninyo. Baka nga naman maka-jackpot, makakuha ng apam. Maganda umaga, Pilipinas! Isang 3 metrong haba ng reticulated python ang nahuli ng isang residente sa barangay San Isidro, Antipolo City. Ayon sa Antipolo City Mayor na si Jun Linares, na ito'y over na ng lokal na pamahalaan ng ahas sa animal control team ng lungsod. Abiso naman ang alkalde sa mga residente na makakakita ng ahas sa kanilang bahay. Huwag tangkaing saktan o patayin ito. Sa halip, tawagan ang City Veterinary Office. Ang telephone number 8689-4514 o kaya ipaalam sa inyong barangay. Noong Enero, natagpuan din ang 9 na talampak ang python sa isang bahay sa Antipolo habang natutulog ang nakatira rito. Ano ho ninyo, ano daw, pagka ganitong papasok ng tag-init, talagang lumalabas ho yung mga ahas na yan. Kasi naghahanap sila ng malamig na pwedeng pagkanlungan. Ingatan lamang ho ninyo, kung python, walang problema, hindi naman ho ganun kamakabandag yan, ano ha? Pero yung cobra kuminsan, di ba? Tinangkang patayin ang isang 68 taong gulang na tricycle driver ang sarili nitong pamangkin sa Tanay, Rizal. Ayon sa Calabar Zone Police Regional Office, alas 3:30 ng hapon pumantang na suspect na si Alias Maria, isang 33 anyos na lalaki sa bahay ng kanyang tito na si Eglisario Tipan. Ayon sa mga witness, nakarinig umano sila ng putok ng baril sa bahay ng biktima. Agad na pinuntahan ito at nakita na lamang umano ang suspect na pinagpupukpok ang ulo ng biktima. Tumakas naman kaagad ang suspect sa kaya ng isang motorsiklo. Sa ngayon ay nasa isang ospital na sa Quezon City, City Pan at na kasalukuyan nagpapagaling. Inaimbisigahan pa ng pulisya ang motibo ng pamamaril sa kanyang sariling tiyuhin. Bawal nang dumaan sa National Road sa Taguig City ang mga e-trike. Naku, hindi lang siguro dapat sa Taguig City. Ano ha? Ito ay alinsunod sa alituntunin ng Land Transportation Office na nasa ilalim po ng Administrative Order 2021-039 o Consolidated Guidelines in the Classification, Registration, and Operation of All Types of Electric Motor Vehicle. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Taguig, bawal dumaan sa lahat ng uri ng National Road ang mga e-trike, kabilang ang C6, C5, at yung Kalayaan Avenue. Ipinagbabawal rin na gamitin ang e-trike bilang public transportation at sa halip ay para lamang sa personal use. Maliban sa mga nabanggit, ipinag-uutos na rin sa mga e-trikes ang paggamit ng helmet
Dapat lang din naman talaga. Paggamit ng helmet ng mga pasahero at driver, kanang bahagi lamang ng kalsada maaaring dumaan. Pagbabawal na baguhin ang design ng e-trike katulad ng paglalagay pa ng sidecar, maaaring gamitin ang bike lane, ngunit priority pa rin syempre ang bisikleta. Nagbabala naman ang tagig LGU na maaaring maparusahan ang sino manglalabag sa nabanggit na regulasyon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balita, impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, naku, sarap talagang gumising, ano ha? Pagka magandang tulog. Para magkaroon tayo ng magandang gising, masarap na tulog, mag-ulta tayo. Ito po'y rekomendado ng mga doktor at ito po'y restrato sa Food and Drug Administration. Ano nga ba ang ulta tayo? Ang ulta tayo po'y nagtataglayan niyang postbiotic. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na dinibelo po sa Pilipinas, ang postbiotic po naman dinibelo po ng mga Hapon. At ang pangunahang objective din, ma-achieve po ng bawat individual yung tulog na umaabot doon sa level po o stage 4, ha? Yung umaabot dun sa REM level, no? O rapid eye movement, ha? Kung saan nagkakaroon tayo ng magandang panaginip, ha? Magandang panaginip, hindi hubang hungot. Tsaka syempre, pagka ho na nakakatulog ho tayo ng mahimbing, na-activate po ng brain yung pagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan. Ayan, ha? Kaya lumalakas ang ating immune system. Ayan. Yun po yung function niyan. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, ano ba ang ibang mga benepisyo ng ultabayo, ha? Para malabanan po ang iba't ibang mga uri ng karamdaman, depression, ha? Mag-text ho kayo. At may mga health experts na nag-iintay sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Lazada, Shopee. Available din po sa mga pangunang butika, ang Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at CureMed sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayan. Huwag ho natin kalimutan, ha? Ang postbiotic food supplement ay food supplement po, ha? Hindi, wala po itong therapeutic claim. Kaya para ho maiwasan ang misuse, ha? Mag-consulta po tayo sa mga eksperto sa 0917-110-6580. Ayan. Sa panahon ho na kailangan natin ng kagapay, mag-ultabayo araw-araw. Maganda umaga, Pilipinas! Hinugot ang 10 bilyong piso mula sa 60 bilyon peso last minute insertion ng ilang miyembro ng Kamara sa 2024 national budget. Sa pondo na para sana sa benepisyo at pensyon ng mga government worker at mga retired military personnel. Yan po naman ay ayon kay Senator Amy Marcos sa panayam ng mga mamamahayag kaugnay ng budget insertion. Iginit ni Senator Amy na dahil sa insertion ng 16% sa mga item o expenses na nakalagay sa General Appropriations Act na nilagdaan ng Pangulong BBM, ang iba ay mula naman sa National Expenditure Program na isinumit ni sa Kongreso. Sinabi rin ni Marcos na itinago ang ibang insertion sa 450 billion peso and program appropriations na hindi na nakapaloob sa original version ng isinumiting budget. Una nang sinabi ni Senator Amy na nagsisisi siyang ipinagkatiwala niya ang kanyang e-signature para ilagay sa bicameral report na dahil hindi niya alam na may budget palang inilaan sa programang hindi naman nila inaprubahan. 38 makalipas ang alas 5 na umaga. Rape suspect sa Caloocan na isang buwang nagtago. Arestado na. Detalye mo na kay Edwin Duque, RS 23. Edwin, good morning. May tago in jail. O tapos, isang buwang na pagtatago sa batas na isang suspect sa kasong rape sa Caloocan. Natuntun ito ng mga kagawad ng Caloocan Police sa Prince Home sa Barangay 171, Bagumbong, Caloocan City. Inakalaw mo noon ang suspect na-set ito sa kanyang pinagtataguan, pero natuntun ng otoridad makarang inguso ito ng isang concerned citizen na nakakaalam sa kanyang kasong kinakasangkutan. Ayon dito kay Police Colonel Ruben La Cuesta, nagtago ang suspect na si alias Rodrigo. Nang malamang inisyuan na ito ng warrant of arrest ni Judge Barbara Hernandez-Pierres ng RTC Branch 1 sa Caloocan na aperbado dito lamang January 12, 2024 ng kasong paglabag sa Article 266-A
o kasong rape. Wala pa rin sa kalukan ako pa rin si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dangan salamat, Edwin, at magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Kinapawan City. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Patay ang 6 na sundalo matapos ang naging enkwentro ng militar at mga miyembro ng Maute Grupa sa Munay, Lanao del Norte. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., 6 na scout ranger ang nasawi habang 4 naman ang sugatan sa nangyaring sagupaan. 3 namang miyembro ng Maute Grupa ang naitalang napatay sa naturang bakbakan. Ito'y bahagi pa rin ang kanilang operasyon laban sa mga nasa likod ng nangyaring pambobomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Ayon kay General Browner, siniguro nila na sa mga pamilya ng mga sundalong nasawi na hindi nila hahayaang mauwi sa wala ang sakripisyong inialay ng kanilang mga sundalo. Aalisin na ang umiiral na state of calamity sa Pola Oriental Mindoro dahil sa oil spill. Sinabi sa DCRA sa saradyo natin ni Pola Mayor Jennifer Cruz na bahagi ito ng unti-unting pagbubukas ng kanilang bayan, lalo sa turismo matapos ang isang taong perwisyo ng oil spill. February 28 na lumubog ang MT Princess Embrace sa Rauhan, Oriental Mindoro, habang karga nito ang 900,000 liters ng industrial fuel. Siniguro naman ni Cruz sa publiko na ligtas na ngayon ang kanilang karagatan, kung kaya't bukas na rin ang mga bayan na dati na walang water activities para sa mga turista. Sinabi pa na alkalde na umabot ng 1 billion pesos ang nawala sa kanila sa loob ng isang taon dahil nga sa kawalan ng mga dayuhan o mga turistang dumadayo sa kanilang lugar, gayon din pinsala sa sektor ng pangingisda. Bubuksan naman at ililista na namin ang state of calamity. Mm. Yung water sports activities namin ay sisimulan na namin sa 25 to 26. Nandun muna for a start para malaman nila na safe na ang ating karagatan kasi for the longest time, like almost a year talaga, nawalang kinita yung ating mga may-ari ng resorts dito sa bayan ng Pola. Nahihintay namin last year supposedly more or less 42,000 na bakasyonista sa aming bayan. Mm-hmm. Kaya lang na-zero kami last time. And until now, talaga kailangan namin na ma-promote at sabihin na safe na. Samantala, Bureau of Immigration dumipensa naman sa social media post na mahabang pila ng mga pasahero sa Terminal 1. Detalye ng balita mula kay RHX sa Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Angelo. Dumipensa ang Bureau of Immigration sa isang social media post na mahabang pila ng mga pasahero sa mga counters ng Bureau of Immigration sa Naya Terminal 1 itong Lunes ng umaga. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, 8 flight na magkakasunod ang dumating sa mga oras na iyon at halos 1,800 pasahero ang kanilang pilpito. Tumagal lamang na may 40 minuto ang pila para maubos ang mga pasahero sa queuing area ng Naya Terminal 1 dahil bukas anya ang lahat ng counter sa Terminal 1 arrival area ng Bureau of Immigration. Humingi naman ang pangunawa si Tansinko sa publiko na natataon sa pila kasabay ng mga high passenger load flight galing sa Vancouver sa San Francisco at sa Los Angeles sa kalimitang punuan ng mga aeroplano ng pasahero pag dumarting sa bansa. Kalimitan dumarting ng naturang mga flights alas 6 ng umaga, subalit bago pa man mag-alas 7 ng umaga ay nauubos sa umano ang kanilang pila. Nag-Easer H News, RH6, Sherwin Battle, Taro, tuloy-tuloy sa pagbabrita, servisyo sama-sama tayo, Pilipino. Siguro din dagdagan nila yung personnel, no? Although alam natin, massive pa rin ang hiring ng Bureau of Immigration, yung bang mga ano tawag dito, yung electronic na e-gates. Yung e-gates ba gumagana? Marami akong pinuntahan, hindi gumagana eh. Alam mo, Angelo, yung mga e-gates ng Bureau of Immigration, yun yung pinaka. Andari, Sherwin, andari. Bumibigay yung linya ni Sherwin. Ano yung she? And Angelo, yung e-gates Bureau of Immigration ay yung pinaka-priority para sa mga Philippine passport holder lalo kung dumating sa bansa. At pati yung doon dahil tatagal lalo sa halapang 2-3 minuto yung pagkuhan yung print-out stamp na dapat eh. Saan ba lahat ng airport, ha? Lahat ng terminal natin na may international,
gumagana yung e-gates? Lahat ng na-i-terminal sa atin, Angelo, ay may mga e-gates na ng Bureau of Immigration. At nagtatag lamang dahil doon sa minsan, hindi pa kabisado ng mga tao na yung printout na sticker na stamp ng arrival stamp ng Bureau of Immigration ay kailangan kunin to doon sa pinakalagayan ng pinaglalabasan ng parang counter niya. At yun ay importante na idikit doon sa pasaporte ng pasahero. Doon nagtatagal dahil minsan nakakalimutan ng pasahero na may stamp na printout. At mabalik pa ulit. O kaya minsan tatawagin pa ng Bureau of Immigration na personnel yung atensyon ng pasahero para ibigay yung naturang stamp na dahilan para tumagal yung proseso. So ang sinasabi ay dapat familiar doon sa proseso pagdadaan sa e-gate yung mga Pilipino. Pero doon sa queuing kagaya sa NAIA Terminal 1, ang hirap pa talagang tumarap peak hour ng pagdating ng mga high load passenger capacity ng mga flights na nanggagaling sa US and America na mainland. At pagdating po sa NAIA, talaga namang bulto yung pasahero at yung ina-assessor ito yung employment ng mga additional manpower ng Bureau of Immigration. Yung mga wala namang ginagawa dito sa departure area na naka-duty, alam nyo na, pinababa pa rin sa arrival para tumulong sa pagpuproseso para mapuruhan yung mga counters. Although alam naman natin na continuous yung hiring ng Bureau of Immigration at yung training ng mga bago na mga batches ng mga immigration na may sasalang sa mga bakanting counters sa NAIA. Although, ito in fairness, hindi lang naman ho sa Pilipinas may ganyan mga pila. All over the world, lalong-lalo na kahit nga ho sa mga, kagagaling natin ng China, mas mahaba pa ngayon pila dyan na, Sherwin. Sa Korea. Lahat naman halos, Europe, ganun din ho, pare-pareho din ho yan. Kaya lang, ang sinasabi nga natin. Pero minsan tumatagal pa lang 2 oras sa pila. Ah, talaga? Kaya tayo nagre-reklamo. Oh, ayun nga, ba't pagdating dito sa Pilipinas, ngyaw-ngyaw na ngyaw-ngyaw, ano ha? Although ang sinasabi natin may mga pagkakataon talaga na sana magamit natin yung ano yung e-gates na yon para mas mapabilis pa. Ayan, okay. Ito sa tingin natin ng Angelo, tama na sa kaliwang bahagi yung mga portal ng e-gates ng Bureau of Immigration. At lahat halos pumipilan na sa kaliwa doon sa litratong yan. Eh yan yung mga papasok sa e-gates at pinakamabilis na proseso rin ng mga pagpatatak ng arrival dun sa kanilang mga pasaporte. Okay. Sige, maraming salamat, Sherwin Alparo, RH6. Samantala, ay teka muna, hanap buhay daw muna tayo, ha? Oras muna sa buong kapuluan, 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tunog! Ito muna ang ating mahiwagang tunog. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ang tanong na isa, saan ba daw ginagamit yung mga items na ginamit natin sa pag-produce ng mahiwagang tunog? Pwede sa bahay, pwede sa opisina. Ayan, may hawakan. Dalawang items po yung hinahanap po natin. Ang inyo pong masagot, ipatala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / under / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Madalas ginagamit ho yan araw-araw. Maniwala ho kayo. Lalong-lalo na pagkama muntik nang madulas ang aking dila. para nating giveaway kagad na sige, research muna. Maganda umaga, Pilipinas. Oy, pero kung kayo ho ay bibili ng bahay diyan po sa Westchester, mga proyekto po ng Westchester Realty, may chance po kayong manalo. Hindi lamang po ng mga papremyo kundi chance ng 3-4-2 sa anumang Asian destination, ha. 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Ito pong inaalok ho sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamura ng ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easiest term, 5% down payment lamang, pwede pang gibs. Kaya ano pang iniintayin ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 plus a chance to win at 3-4-2 to any Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Kaya bago tumawag, mag-practice muna ng pagdadart.
Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga din sa mga Pilipino sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Singapore, at sa anumang pong panig ng Asia. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit na sa 40,000 packs ng family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng shear line sa Davao Region. Detali mo na kay Bal Gonzalez, RHMI Bal. Kuya Angel, muling umarangkada o muling arangkada ang pamimigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng family food pack sa mga biktima ng sama ng panahon sa Davao Region. Ito ay kasunod ng pagdating ng mahigit 40,000 family food packs ng sa DSWD Field Office 11 bilang pagpapatuloy ng disaster response operation sa Davao Region. Lulan ng BRP Davao del Sur ng Naval Forces Eastern Mindanao ang ayudang ito para sa mga biktima ng malawakang pagbaha dahil sa pag-ulan na dulot ng shear line nitong nakalipas na mga araw at linggo. Una na rin nakapagbigay ang DSWD ng food at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 238 milyong piso para sa mga shearline affected families sa nasabing rehiyon. Bukod pa ito sa 148.6 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga naapektuhan naman ng low pressure area. Dahil ayon dito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tuloy-tuloy ang relief aid sa Mindanao bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang biktima ng disaster ang maiiwan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman, Bal Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Oy, Kapili Family, dyan po, Kapili Family, dyan po sa HN Nueva Ecija. Binabati ka ni Leomar mula po sa Taipei, Taiwan. Hindi pinagbabawalan ng PNP ang mga pulis na gumamit ng Chinese app na TikTok. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Accordo Jr., wala silang pulisiya kaugnay ng paggamit ng TikTok at walang problema basta't hindi ito nakasasama sa imahe ng organisasyon. Una ng pinagbawalan ng Armed Forces of the Philippines ang mga sundalo na gumamit ng TikTok sa kanilang work phones dahil sa banta po ng cyber security. Marami ring bansa gaya ng US, Canada nagpatupad na ng TikTok ban sa pangambang nagagamit ito ng Chinese government sa pang-espiya. Ayun. Okay lang basta gamitin ho ninyo nang wala sa oras at saka wala sa oras ho ng trabaho, ano ha? At saka siguro pinakamaganda personal phone. Kasi iba hindi lang naman para sa pagpo-post ng kung ano-ano, ginagamit na rin pala nila niyan sa pagnenegosyo. Oo, pwede ka na rin palang umorder ng kung ano-ano. May kaibigan nga ako eh, basta't kung ano bago dun sa TikTok, yun ang binibili eh. Nai-influensya ng mga influencer. Isinisinama ng National Kidney Transplant Institute ang pagdami ng kaso ng kidney diseases sa mabilis na pagdami ng mga fast food chain sa bansa. Ayon kay NKTI Executive Director Dr. Rosemary Ligete, higit sa 200,000 individual ang kasalukuyang sumasailalim sa dialysis. Isa niya sa mga dahilan nito ang pagkahilig ng maraming mga tao sa fast food na niya'y totoong masarap, malutong, malasa, pero kulang naman sa nutrisyon. Sinabi ni Ligete na, mahalaga pa rin ang pagkain ng freshly cooked o mga lutong bahay kahit pa ang lifestyle ng karamihan ng mga Pinoy ngayon ay ang mag-take out na o magpa-deliver lalong-lalo na sa mga fast food chain. Ako, gustong-gusto ko talaga, paborito ko yung ginataang langka na may halong dilis o kaya manok. Sarap kaya nun. Anything na ginataan, ano ha? Alam, wala ba niya sa fast food? yan ang paborito ko. Pag umuwi ako, yan talaga niluluto ni Ate Flora. Binabulanan ng China legasyon ng Pilipinas na gumagamit sila ng cyanide sa Scarborough Shoal. Sa isang statement mula sa Chinese Embassy, binigyan din ito ang pagpapahalaga ng Chinese government sa pagbibigay ng proteksyon sa paligiran at ang conservation ng kanilang fishery resources. Buo dito, mahigpit din na niya ang kanilang hakbang sa paghuli sa mga illegal fishing activities kung kaya't walang basehan at gawa-gawa lamang ang alegasyon ng Pilipinas. Dito tayo may problema eh. Sabi ho ng mga taga-Bipar, may cyanide fishing yung mga Chinese fishermen at saka yung mga ano yung mga Vietnamese para maitabo yung ating mga mangingisda. Sabi ho naman ng Coast Guard,
Ala. Ay, kaya niya na. Mag-ayos-ayos nga muna kayo, mag-usap muna kayo bago kayo magpalabas ng statement. Nakakahiya! Maganda umaga, Pilipinas! O, ito pa, oh, balak daw ng Pilipinas, kasuhan na siya. Eh, sinasabi nga ng Coast Guard, ala nga eh. Ala nga kung ganun ebidensya, baka mamaya, tawas na naman ho yung binudbud doon. Nakala ho ni... Ayos-ayusin niyo muna ha. Pag-submitin muna kayo ng official report ha. At kinakailangan ho, sagla, mga marine experts ang kinakailangan humagbigay ng statement ha. Oh, eh, nahagilap nga sana natin ang BIPAR para maintindihan nun natin saan sila humuhugot. May video ba sila? At iba pang mga basihan nung kanilang naging pahayag. Eh, alaman, kahapon pa yung tinatawagan. Abi, hindi nasagot. Ada siya, sige. Ayusin nyo na lang ha, para hindi ho tayo nakakahiya. Ano po, susunod ang 2x2 sa Tang ACS Balita. Ako'y Angel po, si Angel Palmones. Nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Charlie Chaplin. Ang sabi po niya, you need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done. Ayan. Bahala kayo kung anong interpretasyon niyo dyan at kung sino ang gusto nyong patamaan. Maganda umaga, Pilipinas! Menos dos bago po mag dos por dos.